syempre, akala ng tao, porket nagtuturo ka tungkol sa pera, wala kang problema sa pera. Okay. Alam mo, kasi kakaiba yung story ako, Chinky, alam mo naman yan, ano? Kasi kadalasan, di ba, nanggaling sa hirap, tapos ganyan lang. Ako hindi eh. So, iba yung story ko eh. So, hindi naman ako lumaki sa hirap, no? I mean, yung magulang ko, nakapag-provide na maayos, mga negosyante sila eh. So, maayos sila. So, yung background ko kakaiba, yung parents ko, pagdating sa finance, magaling, maayos. Pero hindi automatic na nagka-translate sa mga anak yun. Hindi rin naman ako lumaki na spoiled, kaya ako naging ganito. Madisiplina namin yung magulang ko and everything. So, at the end of the day, I made a lot of mistakes na decision. Kasi nga, meron akong gustong gawin eh. Hindi ko sinunod yung pattern ng magulang ko. Tapos, hindi ko rin naman sinusunod yung nakikita ko na sa mga iba. So, meron akong gustong gawin. And yun yung naging problema ko. Nawalan ako ng disiplina pagdating sa hawak ng pera. Hindi rin ako umabot sa point na hindi ako marunong kumita. So, alam mo yun? Kasi yung kadalasan, di ba? Lumaki sa hirap, mali yung tinuro, hindi marunong kumita. Yun yung mga common mistakes. Ako, doon ko na-realize na kahit pala okay lahat yun, pwede ka pa rin magkamali kung hindi ka talaga marunong humawak, hindi ka talaga disiplinado, and mali talaga yung mindset mo. Ano yung pagkakamali na gawa mo? So ako, ang first mistake ko yung parang gusto ko talaga i-enjoy yung pera ko eh. Kasi ang aga ko kumita na maayos eh. Kamukha mo, di ba? Although younger ako kay Chinky, kinaklaro ko lang ha. Konti lang naman. So alam mo yun, maaga kumita na maayos eh. Pero yung masyado ako maaga nag-increase ng lifestyle. Yung life gusto ko, yung makakilala ko ng mga mayayaman, mga social, gusto ko kopyahin yung lifestyle nila. So masyado ako maaga, hindi masama gawin yon, kaya lang may timing din yan eh. Masyado ako maaga ginawa yan. At the end of the day, ang naging resulta, hindi na nagmamatch yung kinikita ko dun sa ginagastos ko. Kaya doon ako pa sa problema ko. So when you talk about na hindi nagmamatch, anong naging solution mo para ano, para matugunan? Okay, yung umpisa, nagdoon ako na baon sa utang. Saan? Paano? Kasi credit card. Ayun. So yun ang problema eh. Tapos naging credit card, naging personal loans, naging nakita ko yung temporary solution. Naging fixated ako doon. Nakala ko okay lang. Kasi yung mindset ko din, kikitain ko naman yan eh. Babayaran ko naman yan after next month lang, 2 months. Pag pumasok na yung mga ginagawa ko, papasok lahat. So nangyari, tumatating naman yung income, pero yung lifestyle ko hindi nagbabago. Pero yun nga. Nag-worsen. So saan na pupunta muna? Saan na pupunta yung perang pinamimili mo? Yun nga yung nagiging problema, Chinky. Parang minsan pag inisip mo, saan man napunta? Na hindi mo man lang alam, ano? Alam mo talaga, wrong decisions, lifestyle, gastos, kain, travel. Alam mo yung life na dili-live ko. Tapos, syempre may anak na rin ako, pinuprovide ko. Feeling ko, kailangan ko i-provide lahat ng yung needs nila. So, nangyayari, nagda-jumble na ano ba yung need, ano ba yung want. Hindi ko na siya may determine at that time. Para sa akin, lahat yan needs. So, pagkatapos noon, syempre nagkautang ka sa credit card. Oo. So, ang ginagawa mo, ano ginagawa mo para mabayaran yung credit card? Minamax out mo ba yung pagbayad or minimum lang binabayad mo? So, noong una, nagbiminimum lang. Tapos, ang problema mo sa ganung sistema, mapuputol ka rin at the end, kahit nga minimum, di mo na mabayaran eh. So, doon ako na nagka-problema, nabaon na ako sa utang. At umabot na magkano ang utang? At the time, 1.6 million. Hindi nakakatuwa yun. Anong taon yun? Siguro, mga ano, mid-2000s. 2000, 99 to 2000 yun. Oh, so yung buong 90s life ko, yun ang magulo. Parang isa't kalahating dekadang ganun. Grabe. Uy guys, kasi malakas ako kumita eh. So alam mo yun, at a while, natatakpan mo pa eh. Tapos may windfall kang malaki. But tapos still, nasi-stretch mo lang eh. Ito lang, just to give you a perspective para sa mga taong nakikinig at nanonood. Pag sinabi mo kasing 1 million ang utang mo sa credit card, pag hindi mo naman mababayaran ng buo yan. Eh. Pero ang charges niyan per month nasa 3.5%. Yung lang kasi, Chinky, yung 1.6 na yun, pag nung kinukompute ko, hindi naman yan lahat utang ko eh. Para mga 300 lang yan eh. 300, 400 lang eh. Umabot lang sa ganung punto kasi nga, charges, delay, late, mga fees, kung ano-ano nangyari. Kaya nga, kung bibilangin nga natin numbers, 1 million, 3.5%, per month. Di ba? Magkano yung trip? Hindi, pera pa yung penalties. Oh. Kasi iba pa yung late fees, iba pa yung penalty, iba pa yung interest. So, pag dinag... Kaya nga yung principal niya, if I remember it right, no? Kasi binaon ko na sa limot yan, ano? So, di ba? Hindi, mga 300 something lang eh. Siguro max 400.
Grabe, no? Ganun talaga. Ang 400 naging 1.6. 1.6. I'm sure maraming tao nakikinig at nanonood ngayon. Na kaya huwag niyo papabayaan. Yan. So, ngayon, ano yung naging solusyon mo para maayos okay. to? So, yan yung... Siguro nagkaroon ako ng realization na parang hindi ganito yung buhay ko, no? Maliliit pa yung mga anak ko at that time. So, this is not the kind... Alam mo, aabot na rin yung... Kasi, alam mo, resilient naman ako. Ako, kaya. Pero aabot ka sa punto ng buhay mo na parang, ay, mali na to, ha. Hindi na to. Stressful na to. Toxic na to, ha. Tapos, ang problema sa ganyan, mali-mali na yung diskarte mo sa negosyo, sa trabaho. Nasisira ka na, eh. So, anong nangyari sa akin nun, chinks? Buko anong magandang ano? Dilipat ako ng kumpanya. Basta maganda. Kasi, babagayaran alam mo yun, desperado ka na, eh. Yung, baka wala na sa hulog yung pag-iisip mo kasi ang gusto mo lang mabayaran. Hindi nga mabayaran, ma-maintain lang yung gusto mong buhay. Tapos you make bad decisions and alam mo na yung mga naipundar ko nawala din, yung mga mahal ko na biling gamit binenta ko din, yung lupa na binili ko binenta ko din, yung mga ganon. So naubos din lahat siya eh. So kasi nagtatabi din naman ako eh, nag-iinvest din naman ako, pero pag mali yung diskarte mo, mawawala lahat yun. Grabe naman talaga. I'm sure naman. Kaya masaya. Ang dami kong kwento ngayon. Hindi, ito ah. Yun nga. Sinasabi mo, wala kang magandang storya tungkol sa nung bata ka. Pero, yung storyang ito, mahalaga to eh. Kasi maraming taong naipit sa ganitong sitwasyon. Diba? Na akala nila paggamit ng credit card ay libre. Hindi. yan yung problema eh. Actually, hindi lang credit card kasi yung nakita ko na eventually ako din eh. Personal loan, salary loan, lahat ng klaseng loan. Pag aabot ka sa ganun, nagiging ang mindset mo, okay na yan. Okay na yan. Umabot pa ako sa isang point na kahit yung mga questionable personal loan, napatulang ko din yan eh. Kasi nga, out of desperation. Ilang percent na naman sa personal loan? Mas mataas? I think mga 5% per month yan. Per month. Minsan lampas pa eh. Pag kinumpit mo pa kasi yung compounding effect niyan, malaki talaga. Ay, grabe.